asawa ang mga pangako. Tingin ko malaking danger ang magkaroon ng ilusyon at i-romanticize ang EDSA 1, 2, and 3. Ang pangakong laging napapako sa pagtitiwala ay pumapatay. Nakakapagod din ang umasa, lalo't ang bituka ay walang laman. Yung EDSA 2, ang similarity sa EDSA 1, no? Habang nandyan yung kagustuhan mong tanggalin itong gobyerno na ito, may realization ka ng ang likely na papalit na gobyerno ay hindi rin gagawin yung malalaking pagbabagong ipinaglalaban mo. May malaking difference, however, kasi yung kay Cory noon, nung papalit si Cory, tingin ko may mas malaking tansya ang kilusan noon na may mga pagbabagong magaganap dahil malakas ang kilusan. So palagay ko in that sense, mas umasa ng konti. Ang pwede mo bang masabi noon? O in that sense, mas may ina-anticipate na mga possibilities for change. Noong kay Gloria, at least para sa Freedom from Death Coalition, wala talaga kaming inasahan. In fact, kami yung isa na, sa nagdala ng posisyon na ayaw namin kay ERA, pero ayaw din namin kay Gloria. Nag-People Power 1, nag-People Power 2. Palagay ko importante i-point out na may dalawang important faces na nag-lead sa EDSA Revolution. Yung una, na hindi masyadong pinag-uusapan sa mga history books about EDSA 1, ay yung maraming taon na nagkayod ang mga anti-dictatorship activists after the Declaration of Martial Law in 72. Mahirap kasing underestimate yung importance niyan kasi yan yung parang naging foundations kung bakit malalaki at sustained yung mga mobilizations na nag-lead sa EDSA 1. Ang second most important phase siguro yung ang trigger yung assassination ni Senator Aquino, ni Ninoy Aquino, nung umuwi siya nung August 21, 1983. Kasi ang nag-mark doon, ang pinaka naging symbol noon kung paano na expose sa middle class at saka sa upper middle class at saka sa business, sa elite, na talagang sobrang bulok na yung sistema at sobra-sobra na si Marcos. Kasi si Senator Aquino, he was considered one of their own, no? From among the ranks of the middle class and the elite. Yung time na yun, parang everything was on hold. At ang buhay mo on hold, lahat ng ginagawa ng karamihang mga tao ay magprotesta laban kay Marcos. Parang immediate events leading to the uprising in EDSA in February was the snap elections. Importanteng i-emphasize na nagkakaisa naman ang lahat na dapat i-reject na si Marcos. Nagkaiba lang sa paraan. May isang section ng anti-dictatorship movement na karamihan ay mula sa kaliwa, kabilang na kami doon, na ang naging response ay i-reject yan, yung proseso ng eleksyon na yan, kasi si Marcos gagamitin lang yan para i-legitimize yung patuloy na pagiging diktadura ng Pilipinas. Nagkaroon ng projection na si Marcos hindi mapapatalsik, hindi papayag ang mga Amerikano na sumusuporta sa kanya, na aalis siya kasi siya pa rin ang pinakamahiusay na tagapagtanggol ng interes ng mga Amerikano dito sa Pilipinas. So batay dun sa ganong estimation, malaki yung naging pagkakamali kung paano mag-respond dun sa eleksyon. Ang ginawa ng kaliwa na nawagan ng boycott, no? Boycott as an expression ng pag-reject kay Marcos. On the other hand, may mga sumali sa eleksyon at ang naging expression ng rejection kay Marcos ay pagsuporta kay Cory. Pero yun nga, sa isang banda, may naging tama sa prediction ng left, no? Kasi ang naging resulta ng eleksyon na official results, nanalo pa rin si Marcos at si Marcos ang ipoproclaim. On the other hand, ang naging mali siguro, pagkukulang sa prediction, nung umabot yung point na yon, ang masa talaga, ang naging response ay hindi na kami papayag, sobra na. Kaya sa ganung punto, nagkaroon ulit ng convergence. Kasi yung mga nag-boycott na nawagan ng general civil disobedience at saka coordinated mobilizations,
Tapos yun namang ano, middle class at saka elite, nagtawag din ng mga protest actions. Tapos ang isang naging important convergence, yung naging action ng ano, tinatawag ngayon na military mutineers, no? Kaya EDSA 1 was a convergence of all these different forces. The left was less euphoric. Hindi kasing ano pa, umaasa, hindi kasing euphoric ang kaliwa kasi sa isang banda habang tuwan-tuwa kami tulad ng lahat na umalis na si Marcos. Alam din namin na yung lahat ng pagbabago na gusto namin, na inaalay namin ang buhay para mangyari, hindi lahat yun mangyayari sa agad-agad. In EDSA 1, while the left was very strong, no, alam din ang kaliwa na hindi pa siya ganung kalakas para ma-ensure na yung gobyernong iluluwal ng EDSA 1 ay pangunahing magdadala ng isang platform at saka gagawa ng mga pagbabago ang lipunan na ayon dun sa nakikitang dapat lang, no? Makikita mo rin nung EDSA 1, natural na ang EDSA 1 nanalo kasi pinagsama-sama yung lakas ng iba't ibang puwersa. At alam namin na yung mga ibang puwersa na nagdala ng lakas nila sa EDSA 1, yun din yung mga sasagka dun sa mga pagbabagong gusto ng kaliwa. Ang isa dyan, yung sa ekonomiya. Ang malaking issue hinaharap ng bansa nun ay yung issue ng utang. At ang problema doon ay kahit anong isipin mong magiging hakbang para mag-recover yung ekonomiya, ang haharapin mo agad na obstacle at magkakaroon ng epekto ay yung utang. Isang important na nakikita naming kampanya noon ay itulak yung gobyerno ni Aquino para yung maging patakaran niya sa utang na sa tingin namin napakahalagang historical opportunity ay isang patakaran na huwag kilalanin yung utang ng diktador at huwag bayaran. Hindi makatarungan na akuin pa ng mamamayang Pilipino yung utang ng isang diktadurang nagpahirap sa kanila, no? Unfortunately, ang ginawa ni President Aquino, ang sinunod niyang policy, at ito yung sinabi niya sa US Congress nung kanyang address, nung in-invite siya doon magsalita, is honor all debts. Sa ganung response ni President Aquino, malaki ang implication niyan hanggang sa ngayon. Ang pangalawa ay doon naman sa larangan ng pagharap sa usapin ng human rights at saka doon sa malakas pa rin nangyayaring pagre-revolusyon ng mga underground movements nung panahon na yon. Maganda nga yung naging initial na simula niya nung pinalaya niya yung mga political prisoners, pero in a very short time, ang ginawa niyang patakaran ay a policy of war. People power one, nag people power two. Nandun din ako sa EDSA 2 eh, no? Kaya nung EDSA 2, parang deja vu ng EDSA 1 in terms of how we felt. Kasi sa isang banda, syempre nandun yung feeling of triumph na we were on the verge of ousting a president that people were rejecting. Pero on the other hand, may mixture din dyan ng alarm, no? In a sense, kung anong magiging prospects after we oust the president, kasi alam rin namin sa ganong conjuncture, sa ganong balance of forces, hindi mo talagang maaasahan na lahat ng importanteng pagbabago sa lipunan ay magaganap. Kahit nag-get sa 3, kahit mag-get sa 4. Again, combination of forces yan. Siguro ang isang clearly absent lang dyan ay yung left, yung kaliwa sa pwersa ng EDSA 3. Ang sinasabi kong combination of forces din yan kasi hindi natin naman masasabi na ang kumilos lang dyan ay simple yung mga pro-ERAP, anti-GMA forces. Kasi maraming nagpunta dyan, hindi dahil sa pro-ERAP sila o kaya pro-Enrile o pro kung sino pa yung kumilos sa EDSA 3, kundi talagang dismayado na lang sila sa takbo ng gobyerno sa ilalim ni Gloria. No? Interesting phenomenon. Dapat natin kilalanin kung ano yung pinakamahalaga about EDSA 3. At yan yung expression ng pagkadismayado na ng tao. So for that matter, napakahirap maglabas ng statement tungkol sa EDSA 3 dahil sa isang banda, kailangan mo talagang kastiguhin yung ginawa ng mga politikong gamitin yung masa
sa kabilang banda, hindi mo naman pwedeng i-condemn yung effort ng masang ipakita yung pagkabwisit na nila sa sistema. Ngunit hindi pa rin tayo natututo. Yung EDSA 1, 2, and 3 represents yung refusal ng tao na magpatali kung ano yung dinedefine na legal at lawful. No? Tingin ko, importante yon kasi sa ating lipunan, ginagamit lagi ang batas para hadlangan yung pagkilos ng tao para baguhin ang sistema. Pero on the other hand, ang isang lesson din sa EDSA, at nakita namin to first hand, especially in EDSA 2, ang mga politiko ng ating bansa, natutunan nila na pwede nilang magamit ang sentimiento ng masa ng, sa paraan na hindi lang eleksyon. Narinig ko first hand ang mga politikong nag-uusap tungkol sa pag-mobilize ng masa na parang naglalaro lang sila ng chess. No, kaya, wala naman silang pakialam kung ano talagang sentimento. No? Kaya talagang disgusting yung nakita ko. Ang pagbabago sa elite, hindi lang sila nagpapakupot sa eleksyon at gagamitin nila itong very sentiments at willingness ng masa para laruin yan, para ang luluwal yan sa ganyang formula ay kung ano yung ayon sa kagustuhan nila. Tingin ko meron talagang mga tried and tested na kailangan patuloy nating gawin and walang shortcut sa homework na yan. At yan ang pag-organize. No? Ang masa dapat may sarili silang organisasyon at ang mga organisasyon nito dapat sa isang paraan na sila rin ang nagpapasya. At dapat nang kailangan ng edukasyon. Hindi lang tungkol sa issues, pero edukasyon tungkol sa politika. Para makita nila kung paano itong elite gumagamit. Para mabantayan nila na hindi sila magamit ng ganun. Antay sa lakay ng mga leader ng nasyon. Kahit nag-get sa 3, kahit mag-get sa 4, ang buhay natin di pa rin magbabago. Kahit mag people power, tayo ang talo. Hanggat hindi tayo natututo.